yung bukol na malaki, biglang nawala. Parang napaka imposible. Yung hindi ka talaga maniniwala na ako yung against sa herbal, bigla akong na-amaze na, nasaan? Sabi kong ganun, ginanon-ganan ko. Ako si May Flores, 27 years old. Taga Capas, Tarlac, isang housewife na diagnose ako complex nodule sa thyroid. February 28, medyo nilalagnat ako. On March 1, nag-umpisa na yung struggle ko na nahirapan ako lumunok, hirap akong huminga talaga. Tapos, until March 28, magpupunta kami ng Pangasinan. Kasi hindi ko talaga siya pinansin. Pag-uwi namin, April 2, hindi ko na talaga maigalaw yung leeg ko na from left to right, hindi ko na siya maigalaw kasi sobrang sakit na. Tapos hanggang sa may nakapa ako na bukol dito, na ito yung nagmark na parang itim dito. Yung bukol niya, as in bigla na lang talaga niya yung paglaki niya. Yung as in boom siya na lumaki. Hindi ko alam kung bakit ganun. Siyempre naisip ko agad, ano kaya to? Kung cancer ba to o hindi? Siyempre, agad kong sinabi sa mga kapatid ko, pamilya ko, ganun. Hanggang sa, yun, nagpa siya ako na pumunta muna ako dito sa Capas, sa may ENT. Tinanong niya ako kung nahihirapan ba akong huminga. Lumunok. Sinagot ko, oo, kasi health ko yun eh. As in, hindi talaga ako makahinga. Kasi nandito siya sa gitna, yung bukol talaga. And then, nung time na yun, i-admit na daw ako. So, nakiusap ako sa doktor na pwede po dok na wag muna. Then, sabi niya, pinapirma niya ako na, o sige, magpirma ka na. Katunayan, pinapa-admit kita pero ikaw yung ayaw. Binigyan niya ako ng antibiotic for 10 days, mga pain reliever. Tapos, nung pag-uwi namin, naubos ko na talaga yun. Dumaan yung 1 week, tapos may sinuggest sila sa akin na isang surgeon daw na magaling daw sa bukol. Hanggang sa yun, nakapunta nga ako sa kanya, another antibiotic na naman. The more na nag-a-antibiotic ako, the more na lumalaki talaga siya. Yung sigurong laki ng bukol ko, umabot na siya ng takip ng yung coke na takip niya, yung plastic. Talagang kahit nasa malayo ka, makikita mo talaga siya. And then, nung napapansin ko na lumalaki siya, nandun na yung stress, emotional, tapos puro ako Google. Kasi iniisip ko kung ano yung bawal. Kasi alam ko, pag thyroid kasi yung problema, yun dun bumabagsak bigla yung katawan ng tao. Yung pumapayat na lang siya, nangingitim, nagiging tuyo. Which is naranasan ko talaga. March 22, pagkatapos ko dun sa surgeon na expert sa bukol, bumalik ako sa ENT ko. Tapos sinabi ko na, Dok, parang hindi yata ako gumagaling. Lumalaki lalo yung bukol ko dito sa leeg. Nung tinignan niya, mula nung unang pag-check-up ko, lalo nga talaga siyang lumaki. Kung tutuusin, dalawang antibiotic na yung ininom ko, dalawang doktor na rin yung pinuntahan ko. Tapos sabi niya agad sa akin, bibigyan kitang request sa ultrasound. Nanginginig talaga ako. Dinidiin nilang ganun. Talagang nararamdaman ko yung sakit. Umiiling-iling yung doktor. Sabi niya, napakalaki naman nito. Sinabi niya, ba't kalaki naman nito? Sabi rin ng EN. Ganito centimeter na pala. Kahit nasa malayo ka, kitang-kita mo talaga siya dito. Yan, yung mark na black dito. Hirap na ako lalong huminga dahil sa stress. Hindi talaga ako makahinga. Hindi rin ako makakain. Kasi iniisip ko, kada bakain ko nito, lalaki ba to? O ganyan. ENT ko, sabi niya sa akin, bibigyan kita ng 5 days. Pagka hindi ito lumiit or ano sa Saturday, lumiit man to o ano, urgent surgery ka na, sabi niya ganun. Di, syempre, nandun yung part na gusto ko kasi makakahinga na ako ng maluwang. Nandun din yung part ko na paano pag ginalaw nila tapos hindi na siya gumaling. Mula Saturday pag uwi namin, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, yun yung 5 araw na parang wala yata ako sa sarili. Ayoko nang tumayo, nararamdaman ko yung antibiotic na iniinom ko, napakalakas. Kasi nanginginig talaga yung katawan ko. Tapos hanggang sa yung parabang pati yung anak ko na hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Kasi nakikita ko yung anak ko na
napakabata ko pa, yung anak ko na sino kayang mag-aalaga ko sakaling mamatay ako, ganun. Hanggang sasabi ko, search-search ako sa Google kung ano yung dapat kong kainin, kung ano yung dapat kong inumin. Talagang wala akong ginawa kundi mag-search na lang, ganun. Hanggang sa nanalangin na lang ako ng tahimik. Sabi ko, Lord, sabi ko, sana magmilagro na tanggalin mo to. Sabi kong ganun. Nag-search ako ng complex nodule sa Facebook. Tapos lumitaw, Salveo barley grass. Sabi ko, ano na naman tong mga herbal na to? Sabi ko, yung bang malaki na yung gastos mo, tapos hindi ako naniniwala talaga, against talaga ako sa mga ganito. Pero dahil sa ilang days na lang nakakaano, Wednesday, Thursday, sabi ko, Friday, Saturday, 4 days na lang yung nalalabi. Napakalaki pa ng bukol ko. Sabi ko, 4 days left na lang, ganito pa kalaki. Sabi ko, ganun. Tinanggap ko na lang sa sarili ko na mauopera talaga ako Saturday. Sabi ko, try ko nga to kasi wala na eh. Kumbaga, sugal na yung gagawin ko. Susugal na ako sa ganitong pamamaraan. And then, nung chinat ko yung Salveo, nag-reply agad siya. Tapos, ang dami kong tinanong actually dun sa Messenger na yon. Hanggang sabihin niyo ko yung page ng Salveo Barley Grass. Marami akong testimony na nakita. Sabi ko sa sarili ko, yung unang video na napanood ko, hindi naman siguro sasabihin ng taong to na may sakit siya. Diba? Yung hindi niya bibigyan ng sakit ng sarili niya para lang mag-introduce. So, ganun ako na inspired na umorder. Hanggang sa nag-order ako, dumating siya in 2 days lang. Yung trial pack na yon, pang 2 weeks talaga yung nakasulat doon. Then, sobrang gusto kong gumaling talaga kasi sabi doon, bukol buster na. Talagang yun yung inano ko talaga, pinanghawakan ko eh. Ang ginawa ko, nagtimpla agad ako. Nung pagkatimpla ko, ginawa ko siya talaga, isang kutsara lang. Tapos, yung maliit na kutsara, pero dun sa normal na spoon, kalahati siya. Ininom ko siya sa isang maliit na baso. 300 ml yata yun. Ininom ko siya. Then, hindi ko nararamdaman yung gutom. Doon sa pangatlong inong ko yata, naramdaman ko na parang gusto ko nang tumayo. Yung 3 months akong nakahiga lagi, 3 months akong gusto ko naka-relax lang ako, yung wala ako, parang tinulungan niya akong tumayo. Napaka-imposible niyang paniwalaan, pero my God, hindi ko alam kung bakit ganun yung naramdaman ko. Sa 3 glass na nainom ko, nakita ko na tumayo ako. Tumayo ako na naglinis ako. Okay, pinagpawisan ako. Nauhaw ako, uminom ako. Umihi. Uminom, umihi, nakapagluto. Pagdating nung kasama ko, nagtaka sila kasi sa loob ng ilang buwan na nakaratay ako na parang babawian na lang yata ako ng buhay eh. Nakapagluto ako, nakapaglinis ako. Thursday ng gabi, wala akong ginawa. Kasi sobrang excited ko kasi parang kada inom ko, gumaganda yung pakiramdam ko. O di inom ako ng inom. Sige, hanggang sa parang alas 2 yata ng madaling araw. Alas 2 ng madaling araw yata ako nakatulog na sa kakainom ko. Tapos pagising ko ng umaga, hindi ko pa hinawakan yung bukol ko. Hindi ko siya hinawakan na ganun kasi gusto ko ma-surprise ako kung sakali man totoo o hindi yung Salveo barley grass. Then nung hapon na, Friday night, inom pa rin ako continuous. Yung 2 weeks na trial pack, ginawa ko siya ng pang 2 days lang. Pang 2 days ko lang siyang ininom. Then nung hapon na, pagdating ng asawa ko, sabi ko gano'n, sabay natin kapain, sabi ko. Kasi nung napatingin ako kanina sa salamin, wala akong napansin bukol. Try natin. Tapos nung nireveal ko na nga yung katotohanan na hinawakan ko, yung bukol na malaki, biglang nawala. Parang napaka imposible. Yung hindi ka talaga maniniwala na ako yung against sa herbal, bigla akong na-amaze na, nasaan? Sabi kong ganun. Ganun ko. Hanggang sa, pati na siya nakihawak-hawak na, nasaan na? Sabi niyang ganun. Sabi ko, ala, sabi kong ganun. Totoo yata itong Salveo barley grass na to. Sabi kong ganun. Nung Friday ng hapon na yon,
hanggang umabot ng gabi, tuloy pa rin ako sa pag-inom ng Salvia barley gas. Kasi wala, nakakaano na yung lasa niya. Yung hinahanap-hanap mo, mas masarap pa siya sa tubig. Yung parang sa dulo niya gatas. Yung taong na ayaw na ayaw sa herbal, yung taong gustong-gusto na ngayon. So yun na nga, natapos na yung trial pack ko. Siguro hanggang ano na lang siya, mga hanggang 4 na baso na lang siya. Imagine mo yun, 30 glass, naging 4 na lang na baso yung natitira ko. Ininom ko pa rin yun hanggang gabi. Tapos nagtira ako yung kinaumagahan bago ako pupunta ng hospital. Pero naka-ready na ako. Pagpunta namin doon sa ENT, malakas yung loob ko. Di katulad nung itsura ko na first time kong pupunta doon na para akong binagsakan ng bato, ng halo-halong emotion, ganun, stress, Then, nandun na ako sa ENT. Hanggang sa isang patient ng nanay. Sabi niya ganun, anong ginagawa mo dito? Sabi niya, kasi nakilala nga niya ako. Nagkabukol kasi ako dito sa may thyroid. Sabi niya, ay, try mo yung Salvia barley grass. Sabi niya ganun. Sabi ko, pero umiinom na ako ha. Kunyari nagpatimali siya lang ako. Ano ba yun? Sabi ko ganun. Ano yung herbal yun? Ganun yung iniinom ko. Sabi niya ganun. Kasi di ba marami nga akong varicose vein. Bigla rin siya nawala. Sabi niya ganun. Kasi maraming umiinom sa amin ganun. Sabi niya ganun. Tapos sabi ko, dun ko na sinabi yung totoo na umiinom talaga ako. Yun, kinwento ko yung how many months akong nagtitake ng antibiotic. Tapos 2 days lang akong uminom ng herbal na Salvia barley grass. Biglang nawala. Tapos sabi niya, yun yung sinasabi ko. Sabi niya, pinakita niya yung picture. Same kami ng product. Pati yung picture na meron ako. Same lang din. Tapos nagkwentuhan kami dun about sa mga nagtestimony. Same kami ng paniniwala na hindi kami naniniwala dati sa mga herbal. Yun, hanggang sa ako na. Ako na yung nakapila na. Tapos, bati sa akin ng doktor. Sabi niya, kasi ako talaga, nakaready na kami. Nakaready na yung hospital ko sa may San Fernando. Nakaready na yun. Then, nakaprepare na rin yung mga kapatid ko na para sa operation po nga. Pero malakas yung loob namin. Kasi parang negative na sa sarili namin. Kasi asan pa yung ooperahan nila? Asan yung ididrain na sinasabi ng doktor? Di nung ako natatanungin niya, kakapain na niya ako. Sabi niya, gumaling na no, sabi niya ganun. Asan pa yung ooperahan ko dito? Sabi niya ganun. Effective naman pala yung antibiotic na binibigay ko sa'yo. Hindi niya alam. Pag take ko ng Salvia barley grass, in-stop ko lahat ng mga antibiotic na binigay niya. Kasi naniwala ako dun sa Salvia na herbal, organic. Naniwala talaga ako, as in sumugal talaga ako. In-stop ko lahat yung antibiotic, mga pain reliever. Kasi nakikita ko naman, nararamdaman ko na gumagaling ako. Iba talaga yung herbal katulad ng Salvia barley grass na walang eksaktong sakit na, parang lahat ng sakit yata, all-in-one na siya. Na kahit anong sakit, hindi na kailangan ng para sa pain reliever, para sa antibiotic. Tsaka hindi siya ganun kapangit ang lasa. Masarap siya. Hindi yung organic na naiinom natin na herbal na mapait, mapakla. Hindi, parang masarap pa siya sa tubig na para sa dulo, gatas siya. Hanggang sa pag-uwi namin, yun, tinuloy-tuloy ko siya. Hanggang Sunday ng gabi, yun nga, umorder agad ako talaga. Sinat ko agad yung pinagbilhan ko ng Salvia barley grass na willing akong mag-testimony nang dahil sa Salvia barley grass. Yung bukol ko na imposibleng matunaw sa isang araw, natunaw siya. Gusto ko makatulong din sa lahat ng may mga thyroid, problem, goiter, lahat. Hindi talaga kayo magsisisi. Ako na sana gagastos na napakalaki for only 900 something lang. Natunaw yung bukol ko. Doon ako talaga na-amaze sa Salvia barley grass. Kaya yung mga taong hopeless, much better kung i-review nyo o manood kayo ng mga testimony na napagaling na ng Salvia barley grass. Nakatulad ko na bukol yun ha, imaginin bukol yun na napaka-imposibleng mawala para sa akin mula nung nagkasakit ako. Iniisip ko lagi yung prevention is better than cure. Legit po na nakakagaling talaga si Salvia. In one day, isang bukol, gagaling, napaka-imposible. Sabi ko naman,
wala pong imposible sa Diyos. Walang imposible sa Salveo Barley Grass. Napakahirap po kasi hikayatin yung mga taong katulad ko noon na hindi naniniwala sa herbal. Hindi naniniwala kung saan-saan. Meron po tayong Salveo Barley Grass na hindi ka bibiguin, promise. Legit siya. Legit siya na nakakapagpatunaw ng bukol kasi based on my experience na po kasi. Ako si May Flores at ito ang aking kwentong Salveo.